May mga taong kapag nag-retire na, may mga plano ng sinusundan na ginawa nila noong una pa lamang. May mga taong kapag nag-retire na, plano na lang talagang magpahinga na lamang. Pero ikaw, Kapuso, ano ang plano mo kapag na mahinga ka na sa karera mo? Dear Papa Dudut, habang maaga, habang may oras pa, gawin mo na. Ito ang linyang kailangang isabuhay ng lahat kung gusto mong maging masaya at walang pagsisihan sa buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Sinang, 60 years old at isang retired teacher. Nais kong ibahagi sa inyo ngayong araw ang kwento ng mga plano namin ng aking asawang si Jesus. Mas matanda lang ng 2 buwan sa akin. Kwento ito ng mga plano namin gawin ngayong retired na kaming pareho sa pagtuturo. Papa Dudut, buong buhay namin ni Jesus ay binigay namin sa aming pagtuturo. Ito ang nagsilbing anak namin. Wala po kaming naging anak talaga dahil nga masyado kaming nag-focus doon sa aming mga karera. Madalas naming inuusog ang planong bumuo ng anak dahil nga pakiramdam namin hindi rin namin mababantayan at maaalagaan dahil masyadong nilalamon ng trabaho namin ang oras naming pareho hanggang sa isang araw. Hindi na lang talaga pwede dahil sa edad na meron kami. Tinanggap na lang namin na siguro nga ang mga estudyante na lang namin ang mga nagsisilbing anak namin. Kaya naman mas lalo pa naming minahal ang aming propesyon dahil eto na lamang ang meron sa amin. At eto na ang itinuturing naming pamilya. Kaya naman nang dumating na kami sa puntong kailangan na namin mag-retire ay nalungkot kami. Hindi namin alam kung ano ang mga gagawin ngayong retired na kami dahil buong buhay namin ay inalay namin sa aming mga trabaho. Sinubukan naming maging productive pareho ni Jesus sa bahay, Papa Dudut. Inayos namin ang mga napansin naming sira sa bahay. Tulo ng gripo sa banyo, pangangalawang ng kalan, paninilaw ng tiles at kung ano-ano pa. Masaya naman kami noong simula pero noong natapos na namin ang lahat ay wala na kaming maisip pa na ibang gawin. Ano pa bang aayusin sa bahay ayos na ang lahat. Nalungkot ako dahil alam kong mababagot ako nito ngayong wala nang dapat gawin sa bahay. Hindi pa naman ako sanay na nakukulong sa bahay at walang ibang ginagawa. Si Jesus naman ay halos patapos na rin sa pag-aayos ng sasakyan at napalitan na rin na mga kailangang palitan doon sa tulong ng anak na binata ng kapitbahay namin. Kapag natapos naman siya doon, ano naman ang susunod niyang gagawin? Ayaw naming parehong maburyo sa loob ng bahay, Papa Dudut. Matagal na naming planong gawin ito, Papa Dudut, pero hindi lang kami nakakatsyempo dahil nga sa trabaho namin. Kahit nga day off namin na pwede namin gawin ang mga bagay na iyon ay hindi namin magawa dahil nga mas pinili naming itulog na lamang kesa gumalaw-galaw pero ngayong wala na kaming trabaho na haharang. Sa matagal na naming gustong gawin ay alam naming magagawa na namin yon. Kaya pa ba namin ang tanong? Sana makayanan. Nagkaedad nga kami pareho, hindi naman ibig sabihin noon ay hindi na kaya ng katawan namin. Kaya pa namin at kakayanin yon. Kailangan namin yung paghandaan dahil baka hindi kayanin ang tumatanda naming mga katawan. Naisip ko pa lang kung ano ang mga gagawin namin nakakaramdam na nang kilig ang mga buto ko. Naisip ko nga, ganun nga rin kaya itong si Jesus, Papa Dudut. Parehas nga rin kaya kami ng nararamdaman. Dinagdag ko pang tanong. Napangiti na lamang ako habang iniisip ko kung ano ang pwede naming gawing pareho, Papa Dudut, habang kami ay magkasama sa loob ng aming kwarto ng gabing yon. Bumiyahe, mag-travel, pumunta sa mga lugar na pangarap naming matapakan. Yan ang gusto naming gawin ni Jesus.
Hindi namin ito nagawa dati at ngayon ay may chance na kami para gawin yon. May sapat kaming pera para pumunta sa mga pangarap naming lugar at may oras kami para puntahan ang mga yon. Unang beses pa lamang na pinag-usapan at pinagplanuhan namin ni Jesus. Ang gagawin ay hindi na matanggal ang excitement sa mukha namin. Matagal-tagal din kaming hindi nakaramdam ng ganitong klaseng excitement. Matagal-tagal din pala. Pinag-usapan naming dalawa ni Jesus sa mga gagawin habang magkaharap. Wala na kaming ginawa noon kaya naisip naming ilatag na lamang ng plano at mga kailangan. Natuwa naman akong nakisama itong si Jesus. Bigla tuloy nagkaroon ng sigla ang mga panahon ng retirement naming mag-asawa dahil sa mga naisip namin. Inusal ko na lamang sa Diyos na sana hindi masyado maging komplikado para sa kalusugan at edad namin ang mga pinaplano naming ito. At dahil nga sa pagtatampong yon kay Jesus ay hindi namin naituloy na ayusin ang plano naming mga biyahe. Nauna na ako sa kwarto para piliting matulog. Masyadong sumama ang loob ko, lalo na nang maalala ko ang unang pag-ibig at unang naging nobya ni Jesus na si Rubina. Matindi ang naging selos ko sa kanya noon dahil siya ang nakauna kay Jesus sa lahat ng bagay. Pero hayaan na lang natin yon, Papa Dudut. Basta nagtatampo ako kay Jesus. Hindi ko siya kakausapin. Marami ata akong time para i-silent treatment siya. Dinamdam ko ng lubos ang tungkol sa kanilang dalawa ni Rubina. Oo, alam kong matagal na yung tapos. Pero hindi ko nga alam sa sarili ko kung bakit bigla ako nakaramdam ng ganong klase ng selos. Hindi naman ako tinantana ni Jesus sa talagang sinuyo ako nito ng sinuyo, Papa Dudut. Nagpa-feeling dalaga naman ako at nagpasuyo ng nagpasuyo. Pinahirapan ko si Jesus at sinabi ko nga hindi ba marami akong oras ngayong retired na ako. Si Jesus ang kahinaan ko. Simula noong natutunan ko siyang mahalin ay alam kong forever na ako nitong paparupukin. Alam na alam kasi nito kung paano ako suyuin kapag tinutoyo ako. Siguro yun lang talaga ang epekto kapag sobrang mahal mo ang isang tao. Masasabi ko nga rin dahil sa galing ng pagsuyo ni Jesus sa akin kaya tumagal ng tumagal ang aming pagsasama. Bihira ang ganitong klase ng relasyon at napakaswerte ko at sa akin inabot ng Diyos itong si Jesus. Wala na akong ibang gustong makasama pa sa mga susunod pang biyahe ng buhay ko kundi siya lamang. Gusto ko siyang kahawak kamay, kadantay ng balikat at kayakap sa bawat lugar na balak naming puntahan. Saan ba kami magsisimulang may puntahan, Papa Dudut? Saan nga bang magandang lugar para kami ay magsamang magbiyahe at makapasyal sa magagandang lugar na tanging sa mga libro lang namin nakikita? Saan nga ba kami dadalhin ng aming mga paa? Isang umagang maulan ay nasa balkonahe kami ni Jesus para tapusin na yung ginagawa naming plano sa mga biyahe namin. Natuwa kaming umulan, ito ang paborito naming dalawa ni Jesus. Inaamoy-amoy namin ang mga patak ng ulan sa lupa. Napakasarap sa pakiramdam na maupo at magpahinga habang pinagmamasda ng basang kapaligiran. Narelax kaming tunay ng mga oras na yon. Para bang yung mga kaluluwa namin ay nababanlawan dahil sa ganda ng pagbagsak ng ulan. Bukod kasi sa nawawala ang alinsanga ng paligid ay mas nakakapag-isip kaming pareho. Pareho kaming sumasabay. Para kaming sumasabay sa mga patak ng ulan. Alam namin na matatapos namin yon bago tumila ang ulan. Marami na kaming nilistang mga lugar at kailangan lang naming himay-himayin kung saan kami mas komportable at mas magiging masaya. Napagod ang mga kamay naming naglista pero kapalit naman noon ay sobrang saya ng pareho naming magawa ang planong yon ng magkasama. Sa wakas ay natapos na rin namin ang listahan ng mga lugar na pupuntahan namin. Kailangan lang talagang may masimulan para may mawakasan. Tuwang-tuwa akong tinago sa aking shoulder bag ang papel na pinagsulatan namin ng mga pupuntahan naming dalawa ni Jesus.
Siyempre, una dyan ang Banawi Rice Terraces at dahil yon ang una naming pupuntahan, ay hinanda na rin namin ang mga nababagay na damit sa lugar na yon. May mga dala kaming makakapal na damit kung sakaling maabutan kami ng malamig na panahon. Bumili na rin kami ng mga shampoo, sabon, kape at ibang makukutkot habang nasa biyahe. Mas magandang yung mga ganitong gamit ang bilhin na namin dahil mas makakamura kami kung sa grocery nga namin bibilhin yon. Mabilis kaming nakapag-impake ng mga kailangan namin. Nabilinan na rin namin si Marie ang magbabantay pansamantala ng bahay namin habang wala kaming dalawa ni Jesus Papa Dudut. Inatake sa puso si Jesus habang natutulog. Namatay si Jesus habang tulog, Papa Dudut. Nang gabi bago ito pumanaw ay ang saya-saya pa niyang sinayaw ako sa kusina habang nagluluto. Tuwang-tuwa pa ito na 7 araw na lamang ang hihintay namin bago kami magbiyaheng dalawa. Pero hindi na niya nahintay ang pagsapit ng 7th araw. Pumanaw na ito at iniwan na niya ako. Hindi ko alam ang gagawin noon, Papa Dudut. Ang 7 araw sana na yon ay gagamitin naming preparasyon sa pagpunta namin sa Banawi Rice Terraces. Gagawin namin yon na paghahanda para sa unang biyahe namin pero hindi na niya nahintay pa yon. Ang 7 araw na dapat ay sa paghahanda ay nauwi sa lamay ni Jesus. 7 araw na nagluksa ako na dapat ay masaya dahil binibilang namin ang araw na magiging magkasama kami sa loob ng sasakyan habang nagbabiyahe at magkasama sa sasakyan habang nagpapataasan at nagpapalakasan ng tinig habang kumakanta. Hindi na pala yon mangyayari dahil nauna na siyang magbiyahe paalis sa mundong ito. Iniwan na niya ako. Papa Dudut, 5 taon na mula nang namatay si Jesus at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na wala na yung kasama kong matulog sa gabi at bumangon sa umaga. Yung kasama kong nagkakape sa balkonahe habang umuulan. Yung kasama kong nagplano sa mga biyahe na sabay sana naming pupuntahan. Wala na siya. Wala na si Jesus, pero kahit na wala na siya, kailangan kong magpatuloy hindi lang sa buhay na ito kundi magpatuloy sa plano naming dalawa, ang magbiyahe. Kahit na sa ngayon, ay ako na lang mag-isa ang gagawa nito. Sa unang taon ng pagkawala ni Jesus ay itutuloy ko ang unang biyahe sana namin sa Banawi kahit na mag-isa lamang ako. Natatakot ako at nalulungkot dahil wala naman sa plano na mag-isa kong gagawin yon. Pero alam ko na kung nasaan man si Jesus ay eto ang gusto niyang gawin ko. Sana ang hiling ko lang ay gabayan niya ako kung nasaan man siya sa ngayon, Papa Dudut. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever. Maraming pong salamat sa kapuso nating si Aling Sinang sa pagbabahagi ng kanyang barangay love stories. Alam po ninyo mga kapuso, may mga plano naman talagang hindi nabibigyan ng katuparan at normal po yun. May mga planong nasisira para magbigay daan sa panibago at mas magandang plano. Ano man ang dahilan kung bakit hindi matutuloy ang plano mo, tandaan lang natin na may mga pintuan pang magbubukas para ipaalala sa iyo na mas maganda pa rin ang plano ng Diyos kumpara sa mga naihanda mong plano para sa sarili mo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito po sa Barangay Love Stories, sa Barangay LS 97.1. Forever, number 1.